dahil subok sa inyong tubangan, sila inyong itagaan sa Diyos, sa pribilyo ng mga leader sa youth department. Ganing subong inyong pamatingan ang ilan at sa taksa na testimony. Mayong aga sa inyong atanan, ako gani si Michael. Hapon ina ang kalibutan maghahatag sa aton sang halinong, asikatan kag talipayan. Ini nga hambal-hambal ako na agyan, pero sa kadali lang. Kaya ang nagulos sa kalinong kagamo, sa kasikatan kasakitan, kag sa kalipayan kasubong. Sa tinion na wala ko panabaton ang Ginoo, upo na kilala bilang akong personal na maliluwas. Tanan nga kagamo, kasakitan kag kasubo, ako na agyan. Kag nag-abot sa tinion nga ako na minsan na magpakamatay, kay tumod hindi kumakaya. Pero may isa ka tao na nag-abot sa among lugar. Nag-Bible study, kag dito ko nabatian, naintindihan, kag nabaton ang Ginoo sa akong gawin. At dito ko narealisar nga ang tanan may sapat kung ikaw ang kabalo kung sino ang sapat, kanina ang Ginoo. Ang kagamong kasakitan kag ang kasubo na buslan sang kahilwayan, kaluwasan kag kasigarotuan. Kay ini ang mga promisa sang Ginoo, kay ini ang mga rason kung naa ako magpadayo sang akong kabuhi sa pagiging Kristiyano. Kag ini man ang rason kung naa akong magiging rooted and built up sa iya, kay ako iluwas niya sa kaibuan, kag ako magpagamit sa iya nga mag-share sang kaluwasan. Samtang may mga tao pa magkakinan ng sampulong sang Ginoo, ako magiging rooted and built up siya. Because I am saved, deserved. Ang banila ko no, you only live once, so dapat i-enjoy mo ang kabuhi sa kang bata ko pa. Pero nga, sa bata ko wala akong hinihingi yaman. Ako si Juliana, kagmit ako sa isa ka pamilya nga mahambal ang mga pikalke. Amo na, kasi sa bata ko pala nga paginsalon, na-experensyahan ko na ang kabuhi sa pagpapakabuhi. Wala mayong makaon, ni pretty kagbalon sa eskulahan, ginuutang tanan. Sina ang tiniol na desisyon si mama na magubra sa iba na pungsod para mahatag ang aming Panginoon. Abi ko gani iya, dito na magbago ang aming pangabuhi. Pero nagsalapit ako. Kaya ako pagigaliin ang problema ang dala sa wala na naman na ubod si mama. Oo, dapat dala sa perming kwarta. Pero ang kwarta ginapadala niya kay papa, sakto man na ibayad na lang sa malabak na listahan sa mga buta ang ginautang namin kada bulan. Amo na, nga, ang rason nga kada padala ni mama wang hambal ka nalang mahay. One day millionaire, one year millionaire ang kabisini. Kag ang pamangkot, paano ni naman paiguon ang gamay ng kwarta nga nabigin? Di naman kami makot sa aming Panginoon. Kada ataw, wala sa mamahimo kundi hiping na langit ang kabutol kag kahuya sa pagpangitap. Nahuya naging kuya. Sana pa rin matapos man, problema na lang yung Pervy. Sa bata ko ang piminsanon, bagay ba lang ako ni mga problema sa amuni ng mga butang? Wala ko kabalo kung sino ako ngayon ang bulik. Akong istoryo ko, kag akong palipitan. Pero sa nakilala ko sa Kristo, hindi lang ang kabuhi ko ang iyaging bago, kundi pati na ang pamilya ko. Natunan ko sa aral ako kay Kristo, mas na-enjoy mo dali ang mabuhi kung magpangalatid ka sa iya. Oo, bisang aral ako kay Kristo, hindi madula ang problema. Pero ang kiniliin lang, kay kung may mga problema nga mag-abot, kabalo ka na kung sino ang imo ngayon. Huli, yung mystery hood ng imong kalapitan. First, bala sa ngayon, first ko nga, Psalms 4:6:1. God is a refuge and strength, a very present help in trouble. Kaya ipamatudan din sa Diyos sa aking kabuhi. Kung sa una, na problema din kami kundi kami makuha sa mga kulang, subong wala na. Kikasalig kami na hindi kami pagpapayaan sa Ginoo kung siya ang maghimunok sa kanan. Salamat sa Ginoo nga kami na magpamilya, luwas sa tanan, katungo sa iya, kami na isa. Isa lang din ang mahatag kong rason kung maaari pa ko di subong, kag sa grasya sa Ginoo nga magapadayo na sa sedasyon. Ano ina? Ang pagpananga ko kay Kristo. Oo, hindi ko din malabawan ang pagpananga ko sa ako. Pero tungkol sa pagpananga, naging isang ini sa naging pundasyon na miskin handom ko nga mas kilalanan ko pagin siya. Himon, una sa tanan ng utang, kag-agon sa ligan, ang tanan ng plana niya para sa akong kabuhi. Wala git ako'y kasarang ko ako lang. Salamat na sa grasya sa Ginoo, ako gibutang niya sa mga ministry sa sini na simbahan, kag ginagamit para sa kahimayaan, kag pagdayo sa inyong pangalan.
ako kundi si Vincent. Isa ka simple nga tao nga kapuyo sa siyenda ko pa. Ako nga mo isang una siyeng talisadya, nga sadya o grupiya mga burada. Isang diin kami magkato, puro tawa ang mga. Wala ka nga ni kapulik sa balay, kaysa barkada ng upirmi. Paskit-paskit, nilagay lang sa mga chicks ng kalamay. Ang puro lang alam mo na mo nung ginahin mo. Mapati mga magsende, ako hindi ko yung pati. Pag-drag ko yan sa mga babae, kaysa nasagal ko sa mga paskit. Si Vincent Tomir Andres, ayun, damaluyang ang nanay ng Queen Titans. Pilog sa dulong sa ngapon kasi kasi, pamatyag ko may buhok na hindi mapuno. Isang sangbutang sa sinig ng kalibutan, mahapal ang tubig na akong kabuhi, sa kabuhi na wala direksyon. Kabuhi na puno sa problema na wala solusyon. Kabuhi ilapot lang sa akon, kung gusto ko mga desisyon. Kabuhi na tatura po kahit po. Pagdaw wala gitsyan sa magpindo. Amuni ang akong kabuhi bago ko nakilala si Kristo. Kay Kristo na intindihan ko na may silbi ang akong kabuhi. Kay Kristo na ibaluan ko na tatura po ko kahit po. Siya nagtubo. Tungod kay Kristo nagbago ang kantanan sa akong kabuhi. Kabuhi ko sa mga kadulo subong ara na sa kasarap. Pagkada kuwa binaugdan sa utang, subong mga anak ko sa Diyos. Ako ito po. Ako na kung pwede lang isalan ang pagkitiran, isalan yung bits. Subong, ang atong kalawang kuwian, ang muna ang siba. Subong, ang sa unang kong inagkataan ko lang, subong, amo ang Biblia. Subong, sa unang kong lang wala mo akong ginamit na, subong, tulong na sa Diyos, inasubit sa kadamhan. Hindi mabayaran ang akong kalipay na kagalupong na anak sa itchato ang relasyon na akong napabuhi. Pag wala kong git, na-expect na gamitin ko sa Pinoo sa mga dalatot na babel. Pagiging leader, cycler, extension classes, and preacher. Kapag git na pagdabo sa akong naangkot kay Kristo, ang akong pangamuyo kapag hindi ipabalik sa kumuhi ko sa una, kundi magpagapol, magtindog sa akong inatuuhan, kakaptang sa akong pagkikusoon ang iyaguro. Ako nga kapatayon sa akong pangalagad kay ini ang gusto sa Ginoo sa akong tabuhi. Ang rason nga ako kapatayon tungkol sa mga bulatun na dapat himuon ko bilang Diyosko. Hindi ka paikari sa akong na mapagilin na tungkol si Kristo na bimbilin ng bulatun para sa akong. Tuktok sa walang kasunod. Ini nagpagilin sa akong kasi-kasi pagpapos sa akong relasyon sa Ginoo. Wala isinay nga maposisyon kung wala ang guro. Wala sa business na makita ay disubong kung wala naging sinsiro sa pangalagad sa Ginoo. Tanan-tanan ini, grasya langit sa Diyos sa ako. May umaga sa tanan. Sa wala pa nakakilala sa ako, ako galit sa Pesa. Subong, ari sa inyo tubangan at inyuman pagdihan. Ang sanguna ng kasa subong ang tabos sa aking kabuhi, manamigin na inyong kabalan. Pero kung sa muna lang ang kabuhi ng pagkakasrihan, kitagin mabasan. Ako na lang pagalipulpon para hindi ka mo mabulingan. Ako rin ipagsumudan sa malakuntani batong Diyos na atong kinatuluan. Sa muna, ninyo na lang kumakita bata ang kasangsaon sa tumaang sandalan. Hala, binasaot din, saot din po. Kogis ka saot, kogis kang tingin ka. Basta makabantin ka sa music, bilog ko na tayo na lawas, dupasayan, nag-ibisik-bisik. Kahit tanan yung pagkalimot tayo, ako'y kikinig lahat. Ilapilagit ang pag-intra sa banka, pasalamat na si Bob, kahit sa iyo. Kag-isa, kompetisyon sa makulog para ng gateway sa utang. Pero masili maghambal lang, masang-usang ko lahat, mawiti na kay ako na nakibayaan. Amo na galit, dupasalamat din ako sa akong iloy, dinapatayong hagas sa ako sa pagsimba. Pero isa, kabilang ko mo, tagodulingo, wow, gagawa mo na tanad kung may sakit. Isa, mambala si mama, dahil mugtaw na, masimba na tak. Wow, pagkabakit na galit niya, mambala ko na, mabala ay matyag ko mo. Mambala mo na sana, firme ka lang niya nalang matyag tagodulingo. Pero, salamat din ma, sa pagbulak sa pagkuntan sa pagkakad sa ako. Ako man tinapasalamatan ang atong pastor. Sugod na ako na simba na, akong din patunduman na wala dumigo, na wala siya kaparangin sa ako, kagahatag sa mabalanon na makapalikod sa ako ng mga padalo. Sa duwapag yung kataho na wala sa pagkuntan bisita,
sa araw panimalay. Bisga ka lagi po pagkabaluin na sila. Salamat, Manong Jay at Rama ko. Layong pa lang ko na daan, makita ko sila. Mabalik ko na tayo. Malakag-bulak, di na magumalag yung manara naman sila. Ako ng isaan, di kaging matapan. Kalayo pa lang sila. Wow, daw siris ang akong dalagang para lang kaging matita. Nagpasalamat naman ako bilabi naging sa atong tino na nagpatatog sa akong pagkibuso katungod sa pagtatog sini matapog yun sa pagbago sa akong makabuhi. So kung wala na masagsaw sa pumasang kalan kundi nag-attend na sa services sa simbahan. Nag-intra sa choir ministry, so winning ministry, music ministry, pag sa ibang pag-iing na ministry sa atong simbahan. Hindi sa pag-intra sa ministry, pinapasalamatan ugin ang among music directors, Lizzy, sa balabak ng pasensya sa pagtuklo sa abon kapag ligong gin sa akon na Bible Bar in sa ministry. Tungod man na gusto ko mag-servisyo kamaghatag kalipay sa atong dino, ako nagkapadayon gin sa pagpangalagad sa iyo. Kasi sa krosya sa dino, hindi akon na mahimo. Padayon lang kita, mga kawaitis. Tandaan, pag-servisyo sa dino, hindi kamerdiyan, kundi kanaugan. Akong kabuhi sa muna, itaangay mo sa isang instrumento na wala sa tono. Nga, eh wala akong kabalos ang akong niya katuyuan, nagpalakad ko. Ako si Oliver. At sa muna, wala akong labot sa ibang na mutang, basta maupon ko lang ang akong barkada, kilabinangit sa paghambang sa kapitiran. Adlaw-adlaw at doon ako dito, sa pagbutlak palang sa adlaw sa aga, upto, naglabinangit sa gabi, hindi ka mabatsagan ang tiyan na gahurog na sa kabutong e sa kalipay nga naangkod sa paghampang. Adaw-adaw ko kapangayog sa akong inugong hotel. Siyempre, wala man mahimo si tatay at nanay kundi maghatag kay panaglama ko nila mo no. Pero charot lang. Sakit sa ulo ako sa akong ginikanan. Walang pamuyayaw kandong kaisa wala nagarespetar sa ina. Among iniangit po rin siya na dala sa akong barkada. Wala naging direksyon ng akong kabuhi. Pabili na lang ko pala nga mo ni asa sa ulihi. Sa gibagot ko ang Diyos sa akong naging pusoon, gibagot niya ang akong handog. Ang handog nga para lang sa kaugalingan ko, amat-amat nga nadula. Ipis ka sa computer at makita, pero hindi na po ara sa simbahan. Kaya natinguan, nga ara din ka na servisyo sa simbahan. Sa una ang akong kalipayan ang makakabit sa mouse, keyboard, at mga suksok sa headset, tapos hala, sige, dot-dot lang na dot-dot sa paghambang sa computer games. Pero subong, naglaki na. Ako na-experiensyahan ang grabe na kalipay sa nga pong inalagad ang Diyos. Nungpot na ako sa hesitation, sulwini, hasta nga ako nabaptismohan kay nangyitraman sa kuwag sa simbahan. Gintagaan katuyuan sa Diyos ang pabuhi ko na wala ulos. Nag-direksyon sa dalang na dapat kulakan para hindi ko magdalang sa sinikalibunan. Sa grasya sa Ginoo na sa dalayon ko man nga pagkilala at pagsimbisyo sa iya, amat-amat kailangin maayo ang relasyon ko sa akong ginikanan at sa akong mga utol. Ako na doon ang nahigugmaon sila katagaan sa pagtapon. Kaya mo hindi ang kabubutuan sa Diyos. Kaya nga agapabilin pa ko diman sa anong arason. May mga tao din na ginagamit ang Diyos sa pagbulig sa akon na magtubo sa akong spiritual na kabuli. Una ang akong pastor. Hindi lang literal na pagkaon ang ginapakaon niya na makapabusog sa pisikal kung malawas. Kundi pati ang pagkaon na makapabusog sa akong spiritual na kabuhi. Siya ang gatudlo sa pulong sa Diyos. At ginapaalinton kung ano ang dapat buhaton na ang dapat ikawan. Isa man siya nagbuli na akong magtubo at magpabili ang akong youth director. Leaders at mga young people na nagaingganyo na maging mas magtutong ako sa pag-alagad sa Ginoo. Hindi ko man malipatan ang mga membro sa simbahan. Sila ang hatag sa paglay kayo sa akon. At siyempre, ang akong pamilya nagapumansi sa akon na pwede magsimba. Sa grasya sa Ginoo ang kundin handog na maging matutong sa pag-alagad sa iya. At pinaagi sa pagbasa sa iya pulong, ako siya mas kilalanin pa. Ako si Grace, isang anak sa pastor. Kung pamamutulo ko sa kabuhin ko sa una, mahakbal ko ang kabulahan sa akong tinungkol na ko sa Christian family. Pagpangamuyo, pagandad sa simbahan, pagbasa sa Biblia, hindi na libago sa akon. Pero sa lingkod sa akong nilakaptan na titulo as a pastor's kid, nagabot sa akon ang gusto ng magkabuhin sa kalibutan.
kabalong ko nga lagin ko sa ina. Nga tanan ko nga, kiho, bantayan nila, kagahulat sila, nga makasalak ko para hambalan lang sa Grace. Bata ko lang, pasto. Kamu na inatagdo ni Maka Musimo? Ginpasto mo ang kabuhi nga layo sa Ginoo. Kabuhi ay hindi kinanlan magsimba kung Sunday. Okay na kung wala ka pray or basta Bible. Kabuhi nga layo sa simbahan. Bintong lang, nag-abot sa akong kabuhi na naghambal mo ang tani hindi na lang part sa pastor's family. Good life, galaya. Damo bawal, daw may katulong sa imo. Paglabi sa tanan, dala ko ang pangalan sa simbahan kami pastor. Nakugid ang akong pasalamatan na ako na angkod ang kaluwasan. Ako na itsilihan ang tuod na grasya sa Diyos. Tiyak tugid ang kamalaki na bisan ang kapupa sa Christian family, dapat ikaw din mismo ang magtugyan sa iyong kaugalingon sa Kristo. Di ko man na-realize na I'm so blessed to have a godly heritage. Pamilya magkakaruyo. Pamilya mag-encourage sa pagbasa sa Biblia. Pamilya magkakabuhi sa pagtuo. Ang ako'y mga gusto sa kalibutan na dula. Katapuslan ang gusto nga ako mag-imaya ang Diyos sa akong tuloy. Hanggang pag-imaya sa Diyos, ang butang mag-augat pag ako'y mabakon sa akong pagpangalanan sa inyo. Tanan niya akong dinahimo, dapat ang Diyos ang mahimaya. Kung sa una, ginaguno ko ang mga tao kung ano ang balon nila sa akong, subong akong handog nga akong mahimaya ang Ginoo samta ako kakabuhin. Then may tugid, ginamamangkot na akong magulimot, ay han, mahimaya ko pala ang Diyos kung mag-amukusin ni, kung mag-ambal tuwi. Salamat sa Diyos na hasta subong ako kapatay. Tag ako, ginagamit para sa iyabuluhan ko. Kung ano ko subong, inagrasya langit sa Ginoo. Tag kung mag-abot ang mga discouragements, trials, may mga testings sa akong kabuhin. Ako gitutungon na himayaon ang Diyos pareho sa paghimaya kay Job sa Ginoo. Sa tanan ng butang, hinitabo, ako magkapadayo sa buwato. Kay ini, makahatag himala sa Ginoo. Tungod ninyo na bakihan ang among testimonyo. Habay pa maging pahinutong inis sa atong pagservisyo. Hindi kita perpekto, pero sa grasya sa Ginoo, kita may kapako. Ipagamit niyo ang iyong kabuhin sa Ginoo. Kamu ang bitong din sa Diyos sa iyong abulator. Ano ba ang iyong nagmamahala? Young people, single professionals, adults, at among mga isita, subukin kita magkasak. Pag-alagad sa Diyos, seryoso ko na. Galit subok, mag-desisyon na. Kung magpapilit ka, at magpapabagot, umatawala at magkalikod. Tandaan na, dapat kita maging rooted and built up in service, rooted and built up in prayer, rooted and built up in God's word, rooted and built up in sowing, rooted and built up in discipleship, rooted and built up in